At eto tayo ngayon mga Megs. Obviously, nagpapagupit tayo mga Megs. Ang eksipa ng buhok ko. Uy! Huwag mong gupitin ang tenga ko. Diba ang eksi ng buhok ko mga Megs? Pero ngayon, nagpapagupit ulit ako mga Megs. Kasi mas mabuti pong magpapagupit habang mas maaga mga Megs. Yes! Ganun din po mga Megs sa relationship. Pag ayaw mo na, let go mo na mga Megs habang maaga. Kasi pagpapatagalin mo pa mga Megs, baka sa huli, ikaw rin yung magsisisi. Pero if you have the luxury of a barber that is free, asawa mo pa yung barber, syempre, kahit anong oras mga Megs, pwede po tayong magpapagupit ng buhok. Tama! Kung kayo po'y may pera, swak sa inyong bulsa yung presyo at may oras, pwede po kayo talagang pumunta doon sa barbershop. Sila po kasi yung may tanging alam at expertise sa panggugupit ng buhok. Pero, ngayong panahon ng social distancing mga Megs, di tayo pwedeng pumunta ng barber. Yung kaya lang natin gawin mga Megs ay magtiis sa gupit ni Mrs. Alam naman natin mga Megs yung benefit ng free haircut sa bahay. Nakakasave po tayo ng pera. Pero, sa ganitong sistema na yung barber ko'y asawa ko, bonding time na po namin ito. Tama! Dito na po kami nagdi-date. Ubus na po kasi yung oras sa mga bata. Ubus na din yung pera, mga Megs. Wala na rin pera pang barber, mga Megs. Bili na po natin ng milk. Bili na po natin ang pangangailangan ng baby, diaper at kung ano-ano. Kaya dito, ginagawa lang namin mga Megs kung anong nararapat para mag-survive po kami, para may makain. Alam mo na mga Megs, isang haircut, 60 baht, 100 baht, pwede pang ibili ng ulam ng 3 o 4 na tao. Correct. Tama! Diba? Barber! Ba't mo ako iniwan? Iwan mo lang ako sa ibang bagay, wag lang sa gupitan. Pagpasensyahan nyo na mga Megs, hindi pwedeng tumingin sa inyo ng maayos kasi eto, bagong-bagong bili yung gunting ni Mrs. Baka mapuruhan o kaya matuluyan yung tenga ko. Kaya si Mrs. lang po muna yung boss natin mga Megs. Ayan. Correct mga Megs. Sobrang init mga Megs. Eto kasi mga Megs, homemade barbershop, wala pong aircon, wala ring electric fan, pero libre mga Megs. Ayan, malapit na po tayong matapos mga Megs. Nagmukha na ba akong tao mga Megs? Okay lang ba yung gupit? How's my look mga Megs? How's my look? Okay lang ba? Magbabayad. Ang kagandahan po nito mga Megs, hindi po ako yung magbabayad. Si Mrs. po yung magbabayad sa akin sa ginawa niya sa buhok ko. Di ba mga Megs? Big no-no mga Megs! Pumasok sa bunganga ko yung buhok. Mga Megs, sa wakas, natapos na rin ni Mrs. yung homemade na gupit mga Megs. Shoutout po muna tayo sa anak ni Boss Winnie J. Dulis Reyes na nasa Texas. Advance happy birthday po boss sa anak ninyo. Shoutout din po tayo sa mga Tagnawa family na naandyan sa Guimaras. Shoutout din po tayo sa Siliona family sa Rizal. Kay Ma'am Leren Dondunay Bernardino, happy birthday po sa inyo ma'am. May all your dreams will come true. Continue to be an inspiration po. Dahil si Mrs. yung gumupit ng buhok ko, mga Megs, alam nyo ba kung anong gagawin ko pagkatapos ng gupit? Magwawalis, mga Megs. Yan ang tunay na lalaki. Lilinisin natin yung duming na iwan, dumi ng buhok ko. Sige, mga Megs, salamat sa panonood ninyo. May you have a good day ahead. Keep going after your dreams. Okay? Make the world a better place, mga Megs. At yun lang po muna. Don't forget to like and subscribe. See you next time around, mga Megs. Salamat sa panonood. Magwawalis tayo.
Ayan, mga